Maganda at maligayang hapon po sa inyong lahat. Sa isang linggo po ay Pasko na. Pero ngayon pa lang ay natitiyak kong lahat tayo ay punong-puno na ng kagalakan at masayang nagdiriwang habang papalapit ng papalapit ang araw na ating pinakahihintay. Ang araw ng pagsilang ng dakilang pag-ibig. Pag-ibig at pagmamahal, yan po ang diwa ng Pasko. Diwang nagdudulot din ng kapayapaan at kaligayahan. Sa hapong ito, yan din ang ating masasaksihan sa ating dula. Pero atin ding makikita ang kabilang mukha ng Pasko sa ibang mga nilalang sa mundong ito. Ating makikitang sa kabila ng katotohanang ang Pasko'y dapat na mangahulugan ng pagmamahal, kapayapaan at kaligayahan, dumarating din ang mga pagkakataong sadyang kabaligtaran nito ang nangyayari. Kaya't inaanyayahan namin kayong panoorin ang aming dulang pinamagatang Kupas na Pasko. Greg, kung busog ka, gusto mo pagtimpla na lang kita ng kape? O, baka gusto mong punasan na lang kita nang sa ganun mapreskuhan ka naman para magiging maganda yung tulog natin. O, gusto mo paliguan na lang kita? Ha, Greg? Tigilan mo nga ako. Greg naman, hindi naman kita maintindihan eh. Bakit ka naman nagkakaganyan? Alam mo, napapansin ko, ang laki na yung pinagbago mo eh. Kung hindi ka palaging masungit, palagi kang galit. Kahit wala akong ginagawang kasalanan, kahit wala akong ginagawa... Yun nga ang problema sa'yo, wala kang nagagawa eh, wala kang silbi. Greg, hindi naman totoo yan. Pinagsisilbihan naman kita, hindi ba? Tanga. Ang ibig ko sabihin, wala kang sibil bilang babae. Eh, Greg, marunong naman ako maglaba. Marunong akong magluto. Marunong akong mamlantsa. Tsaka, magaling naman ako maglinis dito sa bahay natin, ha? Ano pa bang hanap mo? Anak! Gusto ko ng anak. Yun ang hindi mo maibigay sa akin. Greg naman, eh. Kahit ako, gusto ko rin naman magkaanak, eh. Pero kahit anong pilit ko, ayaw talaga ako mabuntis eh. Greg, gusto mo, subukan natin ngayon. Baka sakaling mabuntis mo ko. Halika. Tawan mo nga ako. Yan naman ang hirap sa'yo eh. Hindi kita maintindihan eh. Gusto mo ng anak pero ayaw mo namang gumawa ng anak. Siguro may iba ka na, no? Siguro may babae ka na, no? Ano, magsalita ka? Eh, bakit... Tignan mo ko, ha? Oo, may babae ako. Mas maganda, masipag at mabait. At higit sa lahat, matalino, hindi katulad mo, bobo! At alam ko, mabibigyan ako ng anak. Kaya huwag mong antay mapuno ako, ha? Kundi iwan kita.
Alam mo namang mainitin ang ulo niyang si Greg. Masungit. Kung ako sa'yo, dapat hindi mo na sinalubong pa yung init ng ulo niya. Nilambing ko nga siya eh. Oh. Pero nagalit pa siya. Nakainamin niya sa akin, may babae daw siya eh. Sabi pa nga niya, iwanan daw niya ako. Naku, baka naman sinabi niya lang. Sinabi niya lang yun dahil mainit na ulo niya. Wala naman kung totoo yun. Sabi pa nga niya, maganda daw yung babae. Masipag, tsaka mabait. Tsaka, sabi pa rin niya, matalino daw yun, tsaka bibigyan siya ng anak. Elsa, di ba? Mabait din naman ako, di ba? Masipag din ako. Di ba kung bibihisan lang ako? Kaganda din naman ako, hindi ba? Kasalanan ko ba kung ipinanganak akong tanga? Gusto kong mag-aaral pero hindi pwede eh. Kasi mahirap lang yung mga magulang ko eh. Kasalanan ko ba kung hindi ako pwede magkaanak? Alam mo, sa probinsya, marami ng albularyo kung pinuntahan. Kung kani-kanino na ako nagpatingin, umiinom na ako ng gamot. Kung ano-anong katas ng dahon yung iniinom ko para magbuntis na ako. Pero, wala pa rin eh. Ayaw. Hirap. Mabuti ka pa. Maswerte-swerte mo. Mabait yung asawa mo, tsaka may anak pa kayo. Bining, huwag kang malungkot. Magkakaanak din kayo ni Greg. Kailangan nga lang ng tiyaga at samahan mo na rin ng dasal. Masaya yung Pasko niyo, no? Tsaka si Cheche, tsaka maraming regalo yan. Sigurado, mas masaya ngayong Pasko. Nakakaintindi na siya ng Christmas tree, ng lights, at saka toys. Nakakatuwa naman. Thanks, ha. Pwede bang mahiram si Cheche? Matagal na rin kasi siyang hindi nakalaro ng tiyuhin niya eh. Para naman malibang-libang yung sigret. Sige, Bining. Baka si Cheche pa ang makapagbati sa inyong mag-asawa. Mahilig sa bata si Greg. Pag nakita niya si Cheche, mawala ang init ng ulo nun. Kaya nga lang hindi ka kaya mahirapan sa biyahe? Hindi. Di ba, mabait naman yung anak mo. Mabait yan. Kaya nga lang, kailangan padalan ko ng damit at saka ng gata. Sandali lang. Teka, anong oras ko siya ibabalik? Mga alas 4. Alas 4, ha? Mm-mm. Sandali lang, ha? Papasyal kita kay Tito Greg. Maglalaro kayo ng tito mo. Thank you.
ay may mga dalang gamit. Po. Akala ko ba alas 4 usapan yun ni Bining? Oo. Oh. Eh, magka-alas 5 na eh. Eh, huwag ka mag-alala. Maaga pa naman eh. Siguro eh, nalilibang lang sila kay Cheche. O kaya, baka na-traffic. Alam mo namang nagkalat ngayon ng tao sa kalye dahil bisperas ng Pasko. Eh, sa ang inaalala ko kasi mabilis magdilim ngayon eh. Yung alas 6, nagmumukhang alas 7. Delikado ngayon ang umuwi na ganung oras. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ibang taong kasama ni Cheche. Mabuti pa siguro mag-bihis ka na. Sandali na lang itong niluluto ko. Pagkatapos mo magbihis, luto na lahat. Nandito na rin si Cheche. Buti pa nga. Sige. Sigurado ka na ba, Bining? Ho? Oo. Eh, paano ang asawa mo? Baka hanapin niya yung anak niyo. Hindi na naman po siya babalik eh. Iniwan niya na po kami. Sumama po siya sa ibang babae. At ikaw, hindi ka ba malulungkot yan? Hindi mo makakasama ang anak mo, magpapasko pa naman. Malulungkot po ako. Pero wala po akong magagawa eh. Mabuti na yung nandito siya sa poder ninyo. Isa pa, wala po akong mapapakain sa anak ko eh. Tsaka, sa darating po na Pasko, tinitiyak ko po sa inyo, magiging maganda po yung Pasko ninyo dahil sa inyo. Tsaka, kilala ko naman po kayo eh. Matagal naman po din akong nanilbihan sa inyo eh. Hindi ho ba gusto yung magkaanak?
Pagkakatiwala ko na sa inyo yung anak ko. Alam ko naman kung hindi niyo pabakayaan siya eh. Oh, sige. Hinahanda ko lang mga papeles na dapat mong firmahan. Eh, hindi ako marunong magbasa tsaka magsulat eh. Kung ganun eh, kukuha na lamang ako ng stampad. Sandali lang. Ano nga pangalan niya? Halika nga, dalhin mo dito. Cheche ho yung pangalan niya. Cheche, ako niya. Ito ka na, ha? Pipili tayo ng maraming toy. At tsaka, pasyal tayo. Katiwala ni Bining si Cheche sa kanyang dating mga amo. Hindi man siya marunong bumasa at sumulat, nagawa naman niyang itatak ang hinlalaki ng kanyang kanang kamay sa dokumentong inihanda ni na Mr. and Mrs. Canlas na inakala nilang nagpapatibay ng kanilang pagkupkop kay Cheche. Tumanggap din siya ng halagang 250 pesos bilang kapalit ni Cheche. Walang kamalay-malay ang bata sa mga nangyayari. At lalo namang walang kamalay-malay sina Elsa at Hector na naipagkatiwala na ni Bining ang kanilang anak sa ibang tao. Greg! Greg, Bining! Gamit niya, wala rin. Nawawala si Cheche. Ano ho ang kulay ng suot ng bata? Naka-t-shirt na puti, naka-jumper na red and blue, at may Mickey Mouse sa side. May litrato ho ba kayo ng bata? Meron po. May iba ho ba kayong palatandaan ng bata? Ano ho yun? Halimbawa, nunal. O kaya bala. Wala, wala ho. Wala ho. Mrs., sana ho mabigyan din niyo kami ng larawan ng hipag ninyo. Wala ho kami dala ngayon. Pero hanap po ako sa bahay. Dadaling ko kagad ho rito. Sige, kung ganon, pwede na kayong umuwi. Pwede kayong anak ko, paano na? Huwag ho kayong mag-alala, Mrs. Gagawin ho namin ang lahat ng magagawa namin para makita ang anak ninyo sa lalong madaling panahon. Pero hindi naman ho namin pwedeng pangako sa araw din ito. Pero bisperas na ho ng Pasko. Kailangan ko ho makasama ang anak ko. Hindi ho siya pwedeng magpasko sa ibang bahay. Pero sa mabuti kaya huwi na tayo. Paano si Cheche? Bahala na sila ng mana. Itay na lang natin sa bahay. Paano kung hindi nila makita? Makikita nila. Umasa na lang tayo na makikita nila. Pero Hector, ano ba? Ang anak natin. Ko naiintindihan ko, pero sa ngayon wala na tayong magagawa. Mrs., huwag na ho kayong mag-alala. Sa oras ho na may makuha kami impormasyon tungkol sa anak ninyo, pasasabihan ko akit kayo. Sige. Kayo na ho sana bahala, Lolitella. Salamat sa pagtitiwala ninyo. Tonight the stars shine for the children and light the way for dreams to fly.
Tonight our love comes wrapped in ribbons. The world is right and hopes are high. And from a dark and frosted window, a child appears to search the sky. Because it's Christmas. Dumaan ang bispiras ng Pasko, lumipas ang Noche Buena. Pero walang anak na nakapiling sina Elsa at Hector. Nakalulungkot isiping ang kanilang kalagayay kabaligtaran ng unang Pasko, kung saan magkapiling sina Jesus, Maria at Joseph. Thank you.
Walang iyak ako, babae ka! Saan mo dinalangin ang puso? Nasa naman ako! Nasa naman ako, labas mo! Ang dinamig naman, Elsa! Ano ba ang dinamig? Ninakaw niya ang anak ko, hindi niya na pinalik, tas konting lamig! Nasa naman ako, ilabas mo! Mrs. Pedro, badaanin natin sa mabuting usapan to. Bining, nakikiusap kami. Sabihin mo sa amin kung nasaan si Cheche. Sige na, nakikiusap kami, utang na loob. Bakit ka ba makikiusap sa hype na babae niyan? Ninakaw niya na nga yung anak natin. Ano? Utang na loob naman, Elsa. Anong utang na loob? Wala kang utang na loob, walang niya kang babae ka. Tinuring na kitang kapamilya, hindi ka ibang tao. Tapos sa isipan mo pang gawin sa amin to, napakawalang niya mo. Ang mabuti pa yata, iuwi na muna niyo si Mrs. Hindi ako uuwi! Ang katitin sinasabi ng babae niya kung saan dinalaan ako! Nasaan ang anak ko! Kayo na ko sana ang bahala kung biningan ako. Kaya saligan na, haligan na. Piling, tandaan mo ito! Kapag may nangyari sa anak ko, kahit na konting galos, pagbabayaran mo ng malaki to, nadidinig mo ako, papatayin kita! Kaya saan, tama na, haligan na! Labas mo yung anak ko! Tama na ko kayo sa kanya, ano? Kailanganin mo ang tulong ng isang magaling na abogado. Meron ka bang kakilala na pwede natin tawagan? Bining, baka gusto mo naman na kami na lamang humanap ng abogado para sa iyo. Ayoko. Hindi ko kailangan abogado. Wala naman akong kasalanan eh. Pero Bining, tiyak na magsasampa ng demanda ang mag-asawa laban sa iyo. Sinabi ko naman na wala akong kasalanan eh. Hiniram ko lang yung pamangkin ko. Pero hindi mo isinauli ang bata. Bining, may uusapan kayo. Ibabalik mo ang bata pero... Inaamin ko. Hindi ko kagad na sauli si Cheche. Pero... hindi naman ho ibig sabihin nun, magnanakaw ako ah. Hindi ho ba? Kung ganun, nasaan ang bata? Nasaan si Cheche? Bining, gusto sana kitang tulungan eh. Pero hindi ko magagawa yun kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat ng nangyari. Nasaan ang bata? Paano naman ho nangyari yun, Lieutenant? Sabi ni Bining, pinagkatiwala raw niya ang bata sa dati niyang maamo. Eh, Mr. and Mrs. Canlas. Tumanggap siya ng pera. Pumirma siya doon sa papeles, hindi ba? Hindi ho siya pumirma, Mrs. Dahil to lamang, si Bining ho, hindi marunong bumasa at sumulat. Meron ho, tamar. Oh, hindi ho ba katumbas na rin ang pagpirma yun? Oo, pero ibang sitwasyon eh. Hindi nga alam ni Bining ang kanyang pinirmahan at para sa kanya, hindi niya ipinagbili ang anak ninyo. Naku, napakatanga! Ang tanga-tanga talaga niyang babaeng yan! Hindi niya alam yung ginagawa niya. Naluloka na siguro yan. Pero Lieutenant, ang sabi niyo, pinalabas niya na anak niya si Cheche, di ba? Yun ho ang sabi niya sa mag-asawang Canlas. Ang sabi ho ni Bining, nagawa raw ho niya ang lahat sa sobrang galit at awa sa kanyang sarili dahil sa ginawang pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa. Pero bakit kailangan ng anak namin? Kung nag-aaway silang mag-asawa, kung gusto niyang gumanti sa kapatid ko, bakit ang anak ko, bakit kailangan kaming saktan niya? Yun nga ho, hindi ko maintindihan, Mrs. Pero huwag ko kayo mag-alala. Ngayon din, pupuntahan namin ang bahay ni Mr. and Mrs. Canlas. Salamat po. Magugusto ng bata to. Ay, Elsa, naalala mo ba si Mr. Canlas o Mrs. Canlas? Alam ko. Si
Sila yung bumibili ng bata na parang hayop. Elsa, bakit mo naman ginanon yung bisita natin? Nakakaya eh, bakit mo naman binastos? Binastos? Bakit? Sino bang bastos? Hindi ba sila? Bakit pa sila nagpunta dito? Pumunta silang tao rito, nagmamagandang loob. Sinosoli lang nila yung manika na ibinila nila kay Cheche. Hindi naman kailangan ni Cheche yung mga laruan na yan eh. Kung ano man ang kaya nilang bilhin kay Cheche, kakayanin ko rin naman eh. Ano ka ba naman, Elsa? Bakit ba napakahirap po kumintindi ngayon? Hindi ka naman dating ganyan ah. Hindi ka naman dating bastos. Bakit? Sino bang binastos? Ha? Hindi ba ikaw, ako, anak mo? Kung ako masusunod, gusto ko rin idemanda yung Mr. and Mrs. Canlas na yan eh. Elsa, hindi mo naiintindihan eh. At bakit? Hindi ba binili nila ang anak mo? Na parang hayop, na parang gamit, na parang pagkain? Elsa, Elsa, biktima rin sila. Pinaniwala ni Bining kasi na anak niya si Cheche. Nagmamagandang loob lang sila. Bakit ba hindi na lang tayo magpasalamat ay balik sa atin yung anak natin? Elsa. Sabi ko naman sa kanila, wala akong kasalanan eh. Alam mo kung sino may kasalanan? Yung asawa ko, si Greg, kasi iniwan niya ako eh. Bakit naman kasi dinamay mo pa yung bata? Sana'y sinauli mo na lang yung bata. Sana hindi mo kinidnap. Hoy! Hindi ko kinidnap yung bata ha. Hiniram ko siya, tsaka hindi ko lang siya nasol. Ganun na rin yun eh. Ayos sa batas, kidnapping yung ginawa mo. Hindi, sorry! Hindi ko naman alam na gano'n yun eh. Hirap niya. Tapos nung binenta mo pa yung bata. Oy, oy. Hindi ko binenta yung anak mo ha. Ipinagkatiwala ko lang kay Mr. and Mrs. Canlas. Oh, pero binayaran ka nila eh. Binigyan nila ako ng pera eh. E di tinanggap ko. Sayang din yun. Alam mo ba kung gano'ng kabigat ang magiging parusa sa'yo pag nagkataon? Hindi. Pwede kang mapilanggo habang buhay. Di ba matagal yun? Hector, meron na akong gustong hilingin sa'yo. Kahit isa lang. Sige, ano yan? Hanapin mo naman yung asawa ko. Isabi mo naman sa kanya yung nangyari sa akin kasi hindi niya alam eh. Tsaka, pag nakita mo siya, sabihin mo sa kanya na dalawin naman niya ako dito. Tsaka, sabihin mo sa kanya, mahal na mahal ko pa rin siya. Ito. Sabi mo kay Greg yan. Salamat, ha? Open it. Salamat. Sige.
Oh, nagsuwa mo ba? Oh, salamat. Eh, bakit ka malungkot? Magbabagong taon na, malungkot ka pa rin. Ano ko ba naman? Yung Pasko natin, sira na nga, idadamoy patong bagong taon. Sabi nga nila, kapag bagong taon at nakasimangot ka, eh hindi maganda ang pasok ng darating na taon. Naisip ko na kasi si Bining. Ay, naku Hector. Kung si Bining lang ang pag-uusapan natin, sige, magmukmuka habang buhay, huwag mo lang ako idadamay. O bakit? Elsa, alam mo, ang laki ng pinagbago mo. Minsan pag iniisip ko yung mga bagay na ginagawa mo sa sinasabi mo sa akin, parang ibang-iba ka na doon sa Elsa na pinakasalang ko. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit sa laki ng pagmamahal mo sa anak natin ay nagkakaroon pa ng puwang yung puso mo para magalit sa ibang tao. Tama! Tama naman yung sinabi mo eh. Kayang-kaya kong magmahal ng sobra-sobra para sa anak ko. Bakit? Dahil minsan ko nang isinugal yung buhay ko nung isinilang ko siya. At hindi ako papayag na saktan siya o kunin siya ng ibang tao. At dahil sa sobra-sobra ang pagmamahal ko sa anak ko, kaya kong ibuwis yung buhay ko. Ikaw kaya, Hector, kaya mo kayang ibuwis yung buhay mo para sa anak mo? Puso ni Elsa'y hindi na kayang palambutin ni Hector. Nakalulukot isiping ang pagmamahal na iniukol ni Elsa para sa kanyang anak ay siya ring pinagmulan ng matinding galit sa kanyang kapwa. Nagpatuloy ang kaso laban kay Bining. Pagkatapos ng 7 taong paglilitis, siya'y napatunayang nagkasala ng pagdukot sa isang bata at kapabayaang ibalik ito sa mga magulang o kidnapping and failure to return a minor. Napatunayan at malinaw naman talaga na ipinagkatiwala sa kanya ni Elsa si Cheche at siya ay kusang nagpabaya at hindi nagsauli ng bata sa magulang, mga tanging sangkap ng krimeng ito. Kaya't siya ay nahatulang mabilanggo ng tinatawag sa batas na reklusyon perpetua na nangangailangan na siya ay mapiit ng 30 taon bago magkaroon ng pagkakataong mabigyang kapatawaran o pardon. Walang magawa ang hukuman kundi ang ipataw ang parusang ito sa kabila ng pagmamakaawa ni Bining na napakulupit naman daw ng parusang igagawad dahil lamang sa isang pagkakamaling sanhi ng mapait na damdaming sumuklob sa kanya nung iwanan siya ng kanyang asawa. Sinabi ng hukuman na ang parusa sa krimeng ito nakapareho na rin ng parusa sa nakasusuklam na krimeng kidnapping ay mabigat, lalo na sa kasong ito na ang batang biktima ay hindi nagdanas ng anumang pinsala at si Bining naman ay hindi nakitaan ng matinding malisya kaugnay ng krimen o dahil na rin sa kakulangan ng pinag-aralan. Kaya't sabay ng paggawad ng sintensya, inirekomenda ng hukuman sa Pangulo ng Bansa sa pamamagitan ng kalihim ng katarungan na gawaran ng kapatawaran si Bining upang mapagaan kahit papaano ang parusang ipinataw ng batas, lalo pat 7 taon na siyang nakakulong.
Sa hapong ito, sana'y nabuksan ang inyong isipan sa katotohanan at realidad ng batas. Kasama na rin dapat maintindihan ng lahat ang katotohanang ignorance of the law excuses no one. Ang kawalang malay sa batas ay hindi sapat na dahilan upang hindi maparusahan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kikilos ang hustisya upang panigan ang nagkasala dahil lamang sa kawalan ng pag-unawa sa umiiral na batas. Kaugnay nito, muli kaming nagpapaalala na kung ikaw ay nasa katwiran, ipaglaban mo. Ba siya galit sa akin? Uy, sabihin mo naman kay Elsa, wag na siya magalit sa akin, oh. Nasa inyo na naman si Cheche, di ba? Tsaka isa pa, papakabait na ako dito. Kasi ang sabi nila sa akin dito, pag nagbait daw ako, bibigyan daw nila ako ng parol, eh. Hindi yung parol na nakasabi tuwing Pasko, ah. Yun yung parol yung sinasabi na papalayain kanila. Saan? Kasi hindi ka galit sa akin. Salamat kasi tinadalaw mo ako. Salamat kasi hanggang ngayon nahanap mo pa rin si Greg para sa akin. Salamat kasi may kaibigan po ako. Thank you.